Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Tatco Compound kung saan ay binisita na ni Mayor Vico Soto itong lugar na ito kaugnay sa Oakland kaayusan at ito ay isa na rin kahilingan ng mga taga rito na mapasyalan nga itong lugar na ito. At ayan, kausap niya ngayon si Joel De La Cruz ng Barangay Malinaw. So mga kaibigan, dito ay tinuturo ni Cap Joel itong poste na nakahilig na ano, at ito ay inire-request na nga dito sa city government natin na maisaayos itong poste na yan. Ayan, at tagilid na nga, delikado na para sa mga dumaraan sa mga dito sa lugar na ito. Ayan, so iyan ang pinag-uusapan ngayon ni Mayor Vico Soto at ni Cap Joel De La Cruz. Ganun din kausap na rin nila si Engineer Arta at si Engineer Neil. So mga kaibigan, at ito nga ay papasukin nila itong kahabaan, itong Tatco Compound para alamin at makita ng personal yung mga dapat ayusin dito sa lugar. Yan, napansin ko na rin dito yung mga drainage ay nabuksan na rin ng mga engineering department drainage section para linisin at tatanggalin yung mga nakabara. Ito, yan. Kita natin na puro lupa ang laman ng drainage na nadaanan natin. Ayan, dito rin sa lugar na ito meron. Hanggang doon sa dulo yan, no, mga kaibigan, ay binuksan na nga ng mga drainage section engineering department para malinis. Ayan, ganun din yung mga takip ay inaayos na rin nila. No, sunod lang tayo kay Mayor Vico Soto. Ayun. So ayan mga kaibigan, at ito ay papunta nga tayo ngayon dito sa cover court ng barangay hall na nandito rin sa harap ng barangay hall ng barangay Malinaw. Ayan o mga kaibigan, ito yun na sinasabi nga ni Cap Joel De La Cruz kanina sa akin na ito yun na hydroponic na isang project nga nila dito sa lugar na ito, no? Ayan o, makita natin yun mga gulay. Ayan, yung napakita ni Cap Joel itong mga halaman dito na gulay ay tinatanim na nila. At ito ay malaki yung area na gusto pang lagyan ng barangay cafe ng ganitong project. Ito ay isang malaking bagay dito sa lungsod ng Pasig. At meron din silang pa-seminar mga ilang araw na gagawin, at gusto rin nilang matuto yun na ilan sa mga Pasigueño patungkol nga dito sa hydroponic garden. So ito yun na hindi mo na kinakailangan ang maraming lupa o malaking lupa, dahil ito yun kahit sa mga rooftop ay pwede nga gawin itong ganitong project. Ayan. So ayan, at ngayon nga iyan ang pinag-uusapan nila, dahil halaga naman ay pinagmamalaki ni Papre Joel De La Cruz itong ganitong project. Ayan. At ako nga ay sabi ko kanina, gusto ko rin matuto dahil sa mahal nga ng mga gulay ngayon, grabe ang presyo ng gulay natin ngayon. Ayan, kung makakapagtanim ka, ayan, makikita mo yun
ganitong klaseng pagtatanim na kahit wala kang lupa ay makapagtanim ka, ano? Sa iyong tuya, sa tubig lang itinatanim, nasa isang styrofoam lang yun. Ayan. Mamaya kapag-usapin natin si Cap Joel de la Cruz patungkol nga dito sa itong hydroponic garden na ginagawa dito sa kanilang lugar dito sa barangay Malinaw. Maganda itong project ng Barangay Malinaw na ginagawa dito sa lugar nila, dahil nga sa sobra ng mahal ng gulay ngayon, malaking tulong ito para sa mga tao. Ito yun na lettuce. Ito nga yun na isa sa maganda, no? Na talaga naman yun lettuce ay kita nyo, malusog na malusog yung lettuce. Dali, may ano, yali ka na, no, PJ? Tanim dito sa barangay Madinaw. Pwede pong makisuyo lang yan. Yun, tignan natin yun na ano. Excuse me po. Yun. So, andito si Kapa Joel de la Cruz. Nakita natin yun na lettuce, ano? Malusog na malusog. Kasundan natin yun, may dala. Ayan. So, ito, no? Ito, no? Anong nga gulay ito? Lettuce, ano? Ayun, ito ba yung natanim nyo dito sa barangay? Ayun, marami. Doon sa taas pala, no? Ito ginagamit po sa sandwich. Ayun, no, sa taas, ano? Marami pa palang natanim. Si Cap Joel, andun, no? Andun sa taas. Oh, magandang programa. Hindi natin ganong makita dahil nga nasa taas. Oh, ito, no? Ayan. Ito, yung ano, no? Babalik ka ba ito? Talagang programa ni mga garden talaga dito sa barangay. Malinaw ay maganda talaga. Cap Joel, kamusta po dito sa barangay nyo? Mayroon kayong magandang project ako nakita. Ano po kayon? Yung halaman? Ah, opo. Yan po yung hydroponics project na pinagkaisahan po ng aming barangay council. Aming pong sinagawa na yung pong hydroponics kahit wala pong lupa ay tumutubo sa pamamagitan po ng tubig. At yan po ay hinihikayat ko po rin ng ibang mga barangay. Ganon din ang aking mga nasasakupan na magsagawa ng ganitong proyekto dahil hindi na po kailangan ng lupa. Makakapagpatubo po tayo ng mga gulay na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw na pagkain ng mga tao. Kailan nyo pa po ba ginagawa ito? Matagal na po ba itong project na ito? Ito po ay inaprobahan po ng aking barangay council ngayong taon na to, at ito'y sinagawa bago po mag-Nobyembre. Ay nag-set up na po kami bilang halimbawa. At ganoon din, hihikayatin namin yung mga tao dito, bibigyan din namin sila ng mga kagamitan para makapag-produce din sila ng ganitong klaseng sistema na ang gulay papatubuin sa pamamagitan ng tubig. Okay. At ito po ba, meron kayong pa-seminar? Opo, meron po kami, magse-seminar po kami, lalo na yung mga homeowners association namin, ay hihikayatin namin na matuto sila na gawin din po itong ganitong sistema. Ayun po. Sige po, isang mensahe natin sa mga kabarangay natin at ganun din sa iba pang dito sa Pasig patungkol dito. Opo, mag-announce po kami na pagdating po ng schedule ng seminar at training tungkol po dito, hindi naman po ganong mahal ang magagastos, pero yung gulay po na anihin po natin ay fresh talaga. Hindi naman dadaan sa palengke. Yung tinanim natin ay makakain natin. Okay po. Maraming salamat po. Opo, salamat po rin na marami. Ayan. So, ayan. Natanakuhan na natin ang panayam si Cap Joel de la Cruz ng Barangay Malinaw patungkol nga dito sa hydroponic garden na talaga naman dun sa
doon sa ano, doon sa dito sa rooftop ng ng barangay hall ay marami na pala ang mga nakatanim at ayun. Inihikayat niya nga ang mga Pasigueño na talagang gawin itong ganitong pagtatanim ng gulay dahil nga maganda at talagang hindi na sila bibili pa sa palengke dahil ngayon nga kagaya nitong lettuce, ang mahal ng presyo ng lettuce ngayon dito sa Metro Manila, no? Talaga naman malaking tulong yan na ganyan kapag natutunan ang pagtatanim ng gulay sa kanila mga bakuran kahit walang lupa, ano, sa tubig ay nabubuhay yan. Kung mapapanik nga lang natin yun, ano, ano, yung rooftop, pakikita natin, talaga tingin ko ay maganda talaga yun programa o project ni Cap Joel na sinasagawa ngayon dito sa barangay Malinaw. Ayun, sa taas nitong barangay hall, may mga tanim siya dyan. Ayun. So mga kaibigan, balik tayo kay Mayobi Cusoto at hanggang ngayon nga ay kausap naman ni Mayobi Cusoto yun na ilan sa mga ayun, health center ayun, pababa na, papunta na dito si Mayobi Cusoto, salubungin natin o abang-abangan natin yan. Ayan na ta. Ngayon, kinalong na ni Mayobi Cusoto ang isa sa mga baby na nandito. Ngayon, may tinuturo na rin kay Mayobi Cusoto ang mga kagawad dito na talagang kinakailangan din na maayos. Yung mga baby talagang kinapakalong ng kanilang mga magulang kay Mayor B. Cusoto. Natawa rin. At pinagbibigyan naman ni Mayor B. Cusoto yung mga ganyan na pagkakataon. Kaya labihira nga nilang makita si Mayor B. Cusoto. Kaya yan, nakakatawa. At pinagbibigyan naman. So mga kaibigan, hanggang dito na lang itong live video natin at papalis na rin naman si Mayor B. Cusoto at may pupuntahan pa itong ibang mga trabaho. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang, maraming salamat sa lahat ng mga viewer natin ngayon umagang ito.